Ah, kwento na. Pwede po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay na reaksyon. Sarap nakikipagkwentuhan, no? Alam ko nakikinig kayo eh. Wala nga nagsasalita eh. Gagawin lang ni Paul yung ginawa ni Douglas kay Tyson, mapikon yun. Sino ba si Douglas? Yung nakatalo sa kanya na hindi karapat-dapat? Actually, hindi po ano yun, hindi po ganun yung sitwasyon nun. Si Tyson kasi nun, talagang alam niya, kayang-kaya niya patulugin si Douglas eh. Si Douglas ba yun yung biggest upset? Kaya lang, kaya nagparty-party pa siya. Walang tulog si Tyson nung lumaban, inamin niya. If ever 99 years old ka na, magla-live ka pa. Ah, hindi na. Hindi naman. Hindi na siguro. Ako, depende. Siguro sa audience. Pag may audience pa ako. Pero kung si Buster Douglas. Si Buster Douglas, iba po yung kaso noon. Hindi niya talaga sineryoso ni Mike Tyson. Ano niya yan eh? Napanood ko na yung interview niya na tungkol dyan din i-discuss niya. Wala siyang tulog talaga. Nag-party po siya. Diba, kinabukasan, pagkatapos ng weigh-in, party na siya noon. Hanggang kinabukasan, tapos laban na. Boss Mads, kumusta panonood nyo ng Rain or Shine versus Barangay Nebra? Talo yung Rain or Shine. masarap naman manood. Kaya lang, nakakalungkot, hindi ako sanay na yung Ginebra, walang gano'n nanonood. Konti nila nanonood ng basketball. Talagang, hindi ko alam kung bakit. Siguro yung mga star natin, nasa ibang bansa na. Naglalaro na sa Korea tsaka Japan. O siguro, wala nang mapanooran. Hindi na alam kung sa manunood. Boss, Kuya Badong, ang vlogger na may dosenang doctoral. If you are new here, Buster Douglas. Ako rin may Braveheart moments din. Kung pinaglabang ko lang siya, ako sana kasama niya. Di ba? At least, kung pinaglaban mo tapos bigo ka pa rin, at least wala ka nang babalikan, wala ka nang what if. Tignan nyo, balikan nyo yung mga binasted nyo. Hindi nyo na, binasted kayo, hindi nyo na naalala eh. Ako, wala na. Nakaraan lang, di ba? Yung mga masakit yung panahon na yun. Pero yun pala yun, no? Iniiwasan mo yung sakit na yun. Iniiwasan mo masaktan kaya hindi mo siya nililigawan. Pero meron din pala siya. Hinihintay ka lang niya. Yun ang nakakapanghinaya. Dahil wala kang natatakot ka masaktan, hindi mo naranasang sumaya. Di ba? Ang tindi, no? Philosophical lang datingan natin. Mas paano kung ang ilong ni Devin Haney ang makagat ni? Malabo po yun kasi masisinghot siya nun. Mas naalala ko nung laban ni Turman, umiinom ka ba, Redos? Oh, bago matapos, nalasing na ako. Kaya hindi ko na inuulit yung tagpo na yun. Wala na, bagsak na ako, ano na ako. Kaya panaymuran lang yata ang nakalimutan ko na. Mas maraming galit kay Joe. Madumi daw maglaro. Dati mga Alaska fan nagsabi. Opo. Kaya lang, hindi po openly na, yung kumbaga, nude lang na laro. Pero pag nakita naman namin si Joe, magpapa-autograph pa kami. Hindi pa uso picture nun. Wala pang cellphone pala nun. Kaya saan ka kukuha ng pass? Ano, autograph lang nun. Kaya lang, hindi po yung ganito. Hindi po yung katulad ng galit kay Casimiro. Hindi ko nga alam kung saan ang galing eh. Yung galit kay Casimiro eh. Naapektuhan sila. Yung galit na yan kay Casimiro, talagang ano yan eh. Produkto yan ng, ano, ng araw-araw. Eh mga tanga nga, nakanganga kasi yung mga, oh nga, dapat magalit ako. Walang utang na loob sa akin eh. Puta, nakikinig ka lang, may utang na loob na sa'yo. Malulupit yung mga ano eh. Kuya Badong, kapag natay na po sa yung ganun edad, sir, 99 lolo ko, ganun na. Ayaw ko po eh. Alam niyo po, kung ako
kung ako pagbibigyan, kung hanggang saan lang ako, hanggang sa nakakakad lang ako, hanggang sa sane, yung hindi pa ako ulyanin. Kasi para saan? Para saan pa yung, kunwari naging ganun na ako, ulyanin na ako. May gagawin ako sa buhay ko na para tapos na. Kasi wala ka na eh. Pahirapan mo lang pamilya. Hindi ba? Papawis lang sa kanila yun, boss. Boss Buds, ganda ng kaldagan at kiskisan nila Belga at Standard Finger sa poste sa ilalim. Oo nga, kaya lang napagod si ano. Napagod talaga si Belga kasi walang pamalit eh. May na-injured na malaki. Yan yung kinukwento na anak ko, mahusay daw yun eh, yung sa Rain or Shine yun. Injured kagad, kaya hindi ko napanood eh. Simula pa lang. Si Alas, kailan ba laban? Pag nag-announce na po, parehas kay Tyson Fury, kamuntikan pa kay Engano kasi nagpabaya like Tyson. Correct. Totoo naman yun eh. Ako, yun talaga yung basa ko doon, hindi po dahil si Engano may pag-asa. Talagang pag malakas kang sumuntok sa heavyweight, ganun talaga mangyari. Pero tignan nyo naman nung ginawa ni Tyson Fury. Boss Buds, masarap talaga mabuhay na malaya at gusto mo ginagawa mo, hindi ka alipin. Correct. Yan talaga. Ako, bagamat ang relatively mataas na yung posisyon ko, siguro sa mga sa kursong kinuha ko, hindi po yun yung ano yung pagka nakagraduate ka, yan yung kurso mo. Ang dami ko nang tinaas eh. Kasi, siyempre, matalino ka, magaling ka sa leadership. May leadership ka. Talagang aangat ka eh. Kaya lang, hindi ko talaga na-appreciate. Mas gusto ko pa na nasa baba ako. Kasi, meron pang mga mas mataas sa'yo. Tapos, alam na alam mo na mas magaling ka sa kanila. Huwag na nga ako magsalita. Hindi nila kaya yung mga utak mo. Hindi ka nila nasasakyan. Ang tendency mo na lang, sige, pagbigay, ano ba gusto nyo? Sige, yan lang ang gagawin ko. Ito nga ginagawa ko, mas malupit pa dyan sa gusto nyong gawin. Eh. Dahil hindi nyo maintindihan yung ginagawa ko, sige, yan na lang gawin. Hindi fulfilling. Ito po, fulfilling. Eh. Pagiging vlogger. Puta pa, pag nagplano ako, di ba? Pabagsakin ko tong channel nito, tatrabahuin ko. Puta, trabahuin ko yan. Train na ba ako, di ba? Yari. Buzz, do you think Jake Paul can go to distance with Mike? One, two, three rounds, kaya pa siguro. Dapat ganun yung style ni Jake Paul, no? Huwag sumabay ng first or third round. Kasi kung sasabay niya si Mike Tyson, kung takbo-takbo lang siya. Pag hindi niya tinakbuhan si Mike Tyson, yari siya ron. 1,000% boss, I'm pretty sure Jake will fight Tyson and beat him like before Belfort beaten Holyfield. Boss Buds, antok na anak ko dito sa trabaho. 2:23 PM pa dito. Malaking tulong sa akin ang live mo. Makikinig lang ako. Pangpagising ko. Ganitong oras ka sana palagi mag-live. Eh, hindi po natin. Alam mo naman yung oras ko. Kita nyo po ah. Ito ang gusto ko rito. Hindi ka bound sa oras. Oras ko kung kailan ko gusto. Alam nyo yun? Kumikita ka kung kailan mo gusto. Kumikita ka. Kung gusto mo, kung napagod ka, pahinga muna ako ha, wala muna tayong live. Nasa iyo talaga yung oras eh, wala kang amo, ikaw ang amo mo. Boss Buzz, ibubu mo ba si Chok Reyes pag napanood mo ng live sa PBA? Oo, kahit ako lang mag-isa, ibubu ko yun. Ang lakas ko pa naman mang Alaska. Di ba yung tinechnical, sino ba yung tinechnical? Si Tim Cone, di ba? Kahit na Rosa ako, kahit na Rain or Shine ako, nung umaangal si ano si
Yenggyaw. Sigaw naman ako. Rep, technical mo rin. Puta, lugi, lugi Hinebra. Ang lakas ko sumigaw eh. Abot hanggang doon sa... Apo, yan, yan, kaya gusto ko pong ano, kaya gusto ko pong manood ng live kasi nakakasigaw ka ron eh. Lalo na po nung kausuhan. Yung kausuhan po, yung galit na galit ako, yung trinade lahat ng Alaska. Sila Jolas, sila ano, puta, napunta lahat sa, sila Jolas. Diba napunta sila, saan ba napunta sila Jolas? Basta may pinuntahan pa sila, bumalik na lang sa Alaska si Jolas eh. Yung patapos nila mag-champion sa Alaska, tapos pinagte-trade sila. Hindi, una sila sa Pure Foods eh. Tapos napunta siya sa ano. Ayun. Phoenix versus Hinebra bukas. Kung mga 40 lang sana si Mike Tyson, di ako kakabahan. Eh, kaso 57 na, delikado talaga. Eh baka yun naman ang gusto niya mangyari. Matapos na yung buhay niya. O kaya yung, alam niyo yun, ang kulang na lang sa buhay ni, ang kulang na lang kay Tyson para habang buhay siyang pinag-uusapan. Yun nangyari kay Muhammad Ali, yung may injury siya. Alam niyo yun, panghabang buhay na siyang sikat nun. Kasi mayroon laban sa boxer na di mabanggit. Ah, madali. Boss Bas, nanonood ka ba ng Batang Quiapo? Hindi po, wala na po akong time na manood. Kung mga yan, Pure Foods. Hindi po, Alaska. Pagkagaling po nila sa Alaska, nakalimutan ko na eh. Basta yung nakadalawang champion sila, tapos trinade sila. Galit na galit ako noon eh. Ang natira sa Alaska, sila Carriazo. Alam niyo yun? Anong mapapayo mo kay Doc Pau Bugokis para maisalba ang Palaos na channel? Wala. Ano na yan? Battle of YouTuber. Ito po ha. Real talk tayo. Ito pong boxing nung natapos po si Pacquiao. Popcola ba? Naging popcola ba sila? Nung natapos po yung karir ni Pacquiao, hindi na po kasing sigla to. Hindi na kasing sigla. Tapos meron doon si Arrigo. Puta, galit na galit ako kasi yun yung mga pinalit. Eh. Tapos naiwan si Carriazo. Minumura ko yan. Nasa bleacher ako. Puta, no. Hayop ka. Team ko, nahayop ka. Eh, galit na galit ako sa Alaska. Alaska, ano ako nun. Malakas ba si Bonel Balingit? Malaki. Malaki. Konti lang kasi malaki nun eh. Kaya angat na angat si Bonel Balingit eh. Sure na naman si Naoya Inoue. Hingalin si Neri. Popcola. Popcola nga yata. Randolfo, not gonna happen, lol. Boss Bad News and Good News about Luis Neri. Ang bad news, nag-selfie si Luis Neri kay SB si Neri. Ang good news, tanggap na raw ni Nonoy Neri si Luis. As is long. Walang hiya ka. Luis Neri. Nonoy Neri. Hingalin si Neri, isang body shot lang. Eh, kaya nga nilabanan ni Inoue. Kayo naman. Lalaban ba yan si Inoue dyan? Masarap po manood ng ano ng live eh, kasi nakakasigaw ka. Kung gaano po ako ka-animated sa pag-vlog, lalo na nung fans pa lang ako. Ang sarap, meron yang time championship eh. Hindi ko kasi alam may mga lugar-lugar eh. Basta pupunta lang ako ron, puta, lahat nakapaligid sa akin San Miguel. Is minsan naman nakapaligid sa akin lahat Hinebra, wala akong pakialam. Pagka nakashoot si Jolas, oh, yes! Tatayo akong ganyan, tinginan lang.
Ang masarap kasing kalaban yung mga Alaska kasi. Hindi sila umatras sa Hinebra eh. Yung Hinebra kasi mga terador eh. Kaya nakahanap sila ng katapat sa Alaska. Yun yung kasarapan nun eh. Tapos ang sumunod na nakatapat nila, yung rain or shine na. Sila Yenggeo na, putang tindi nun. Nung panahon nun la Yenggeo, yung mga sila, yan sila Bubelga, tsaka yung si Kinyahan. Ayan, dorogan talaga eh. Mga terador yung mga Hinebra, di ba? Puta, tirahan. Hindi umangal yan si Belga. Pag tinira mo yan, babawian ka na lang. Kakapasok lang ng ads dito sa live mo, boss. Meron palang papasok ads kahit nakalive ka. Iba ako. Ang ganda sana kung hindi pinakita ni Cuado Alas yung galing niya kay Inoue dati. 1975, sir, yung pinakamataas upuan, Araneta, 5 pesos lang. Toyota Crispa, batuan piso kalabaw. Eh, inabot ko naman, mga 90s, 20. 20 yung pinakataas. Imagine niyo po, napupuno pa yun, yung taas na yun. Sabi ko nga, ngayon, buta, sa babalan lahat eh. Napupuno pa yun paglaban ng Hinebra. Kaya ang layo po yung sports talaga, si Pacquiao, nung nawala po si Pacquiao itong boxing. Kaya yung tinatanong nyo, paano namin isasalba? Wala na po. Hanggang dito na. Unless na meron uling ano tayo. Eh, ito nga sana si Casimiro sana. Ang problema kasi, nakita ko kasing problema. Binanatan nila na binanatan si Casimiro. Eh, sikat, marami yung fans. Ang tendency ng mga fans, bumanat din. Instead na continuation, yung mga boxer ngayon, kung wala lang mga yung tropa ni Poknat, kung wala lang yung mga yan, tuloy-tuloy lang eh. From Pacquiao kay Casimiro, tapos yung mga iba pa, may MP rin yung mga yan, di ba? MP promotion. Ganun lang sana, kaso wala eh. Bumanat sila ng bumanat kay Casimiro. Tapos, si Nelson na sa itono, malakas rin sa ilalim. Correct. Kakapasok lang ng ads. Red Bull, Barako, Boss Buds. O, Red Bull muna. Ano? Red Bull pala muna si, ano? Si Yenggeo, Red Bull muna. Yan, puta, mga terador. Tapos, nalipat na siya sa rain or shine. Bo, Belga. Boss, Hinebra talaga ang tunay na kangko. Nanunood-nood ka pa ng flip-top hanggang ngayon, Boss Buzz. Medyo, kasi sa ano, hindi mo maiwasan kasi sa TikTok. Pampatulog ko yung TikTok eh. Biglang papasok yung mga nagpi-flip-top. Mapapakinggan. Apex. Sabi ko, paano nanalo yung Apex? Siguro ang isip ko dahil sawa na sila sa style ni Senyo. Mas, sabi ko, mali. Si Senyo lang yung ano eh, yung hindi scripted lahat eh. Si Senyo ang maganda sa kanya. Kala nyo, hindi ko alam ha. Ang maganda kay Senyo, pag binato mo, makakaisip siya mabilis eh. Maisipan niya magaling mag-rebat si Senyo. Eh, yung Apex, puta, kabisado lang, kabisote lang. Sabi ko, paano mananalo yung kabisote? Wala po siya, nirebat niya yung mga sinabi ni Senyo. Tapos, pangit yun, kako. Pangit na ipanalo yan. Kinabisado lang. Ang tawag dun, di ba, kabisote lang? Hindi ganun yun. Eh, talagang ganun. Terra firma sa unahan, standing. Kangkong na naman ang kalaban ni Inoue. Boss Buds, si Jolas lang isali mo naman sa si Abarientos, yung kasi ang isa sa susi ng Alaska. Hindi po. Jolas Caseco eh. Jolas Caseco, hindi naman ako pa isa-isa lang. Siguro nasusundan nyo na kung anong uri na nila lang ako. No? Isa lang po yung inaangang ko. Ganito yung aking ano ah. Ganito po yung aking istorya. Ako, fanatic ako. Ibig sabihin, nakikipagbardagulan talaga ako, hindi pa uso bardagulan dahil sa inaangang ko. Yung
after na ako ng Crispa Toyota, hindi ko na inabot talaga yung Crispa Toyota. Inabot ko siya, pero hindi pa ako fan. Yung after ng Crispa Toyota, yan na yung rivalry ni... Rivalry na po yan ni Ramon Fernandez tsaka ni Robert Jaworski. Ayan. Sila si Jaworski, yan na yun. Añejo, Ginebra, yan yung mga team niya eh. Playing coach na siya niyan. Tapos si Ramon Fernandez, nagcha-champion-champion na Tanduay. So yun yun, no? Tanduay ako dahil kay Ramon Fernandez. Yan, kilala ko yan. Sila Third Kill, David Third Kill. Yan yung mga ano nang ano eh. Tapos naging kakampi ni Fernandez, naghalo-halo nga eh. Naging kakampi ni Fernandez, sila Tuad, ay sila Pabiosa na dating Crispa. Alam niyo yun, naghalo-halo sila. Tapos si Jaworski naman, naging kakampi naman si Philip Cesar. Dahil dating Crispa siya, Toyota. O, ganun po yung labanan nun. Kaya na yan, pagpasok ng Ginebra, mga bad boys yan. Yan sila Alan kay Dick. Pero talagang ano yan, talagang yung rivalry ang bumuhay na after ng Crispa Toyota, ang bumuhay na sa PBA. Yung rivalry na ni Ramon Fernandez tsaka ni, ano, ni Jaworski. Yan yung paramihan na. Siyempre, konti lang fans ni Fernandez, pero maraming championship. Ganun yun. ...1975 may Mariwasay Utex pa 7-up. O, yan. Di ba? Mga Mariwasay Utex. Tapos pumasok yung ano, yung Great Taste. Puta, marami ring sikat dun. Bruce Brothers. Si Villamin tsaka si Relosa. Yun yung mga gusto ko kasing mga player, yung mga terador na hindi sila terador sila pero hindi sila Ginebra. Gusto ko kasi anti-Ginebra ako eh. Ang gusto ko yung pantapat sa Ginebra. Ayan. Gusto ko yan. Tapos ang pinakamalaki na ito di para magpatuloy yung kwento ng rivalry ng Ramon Fernandez at Jaworski. O, kwentuhan na lang tayo ah. Tungkol sa mga, may mga bata, makinig lang kayo. May rivalry nun, pareho silang Toyota. Tapos nag-split sila, hindi na sila muling naging magka-partner. No? Sumikat si Jaworski, napunta ng Latondeña. Yan nga yun, yung Añejo Ram, Ginebra San Miguel, isa lang yan, Latondeña yan. Yung rivalry na lang ni Fernandez tsaka ni Jaworski ang ano, ang bumubuhay sa PBA. Hanggang sa dumating yung mga hanggang dumating yung mga sila Alan kay Dick, NCC, Alan kay Dick naman tsaka si Samboy Lim. Pero hindi pa rin tapos yung ano, extra lang sila. Nagcha-champion sila pero ang inaabangan pa rin yung Fernandez versus Jaworski. Jaworski, nakakalaban nila yan. Pag nakalaban nila yung Hector Calma, yan mga yan, mga new breed. Tapos may bago pang RP team na hindi kasing gagaling sa pangalan nila Samboy. Parang yung Samboy Lim, Alan kay Dick, Hector Calma led na RP team, parang ang lakas sa pangalan. Ibis Dignadis eh. Ang lakas talaga nung team na yan. Naging San Miguel. Yan yung naging San Miguel. Pero hindi pa si Kay Dick. Sa iba si Kay Dick eh. Presto siya eh. Presto si Kay Dick eh. O, tignan nyo. Yan yung sinasabi ni Pau na wala akong alam sa sports eh. Bobo nga. Hindi niya naman ako kilala kung ako saan ako. Eh, hindi niya alam. Puta, fanatic ako. Pati po boxing. Fanatic din ako niyan. Sabay po yan. Grabe po ako manood nun. O yan po yun. Tapos, meron pa sila Ricardo Brown. Yan naman, mga great taste naman. Kaya palit-palitan lang yan. Bihira mag-champion nun yung mga Ginebra pa.
Pero sikat sila. sikat talaga sila. Yung Hinebra na. Tapos sila Fernandez. Ngayon may bagong RP team. Ah, hindi sila RP team na. Sila Jolas na. Konti lang sikat. Pero malulupit talaga. Yan. Ito yung batch ng RP team na ni Jolas, ni Patrimonio, Codinera, yan naman. Pumasok sila ngayon, Pure Foods. May kontrata si Patrimonio. Nakakontrata si Patrimonio sa sa Swips. Ayaw siya ibigay ngayon sa Pure Foods. Ayaw, kaya nagtagal pa siya. Nauna sila Jolas kay Patrimonio. Kaya naging superstar noon pagpasok nitong bagong RP team na mga bata. Hindi pa yan si Meneses. Sila Jolas, iba to, ibang batch to, sila Codinera. Pagpasok nila ngayon, kaya nagkaroon kagad yung Pure Foods versus Sinebra. Kaya nag-ano kagad sila, may rivalry kagad. Dahil si Fernandez, ginawang playing coach din ng Pure Foods. So playing coach si Jaworski ng Hinebra, playing coach naman si Fernandez ng Pure Foods. Panay lahat ng RP team na batch ni Jolas, pwera si Patrimonio. Si Patrimonio na iwan sa PABL. PABL pa noon yung amateur eh. Ayaw siyang bitawan ng Swips. Mas sikat na hotdog noon ng Swips kaysa Pure Foods. O, alam niyo na yun. Mas sikat talaga yung Swips hotdog kaysa Pure Foods. Sumikat yung Pure Foods pagpasok nila ng PBA. Ang bumandera sa kanila si Jolas. Naunahan niya si Patrimonio. Nang mga... Nung matata. Kaya championship agad. Fernandez, playing coach ng Pure Foods. Jaworski, playing coach ng yung rivalry ng Fernandez-Jaworski, di ba? Naroon, si Fernandez. Ayun yun. Parang ganito yung rule nun eh. Mamili ka ng lima sa Pure Foods, bago yung Pure Foods. Sige, mamili ka ng lima. Sabi. So, pinili si Jola, si Codinera, si... Kabahog yata. Meron pa tsaka si Patrimonio. Pero si Patrimonio, iwan pa muna. Ayaw pumayag ng Swips, ibigay sa Pure Foods si Patrimonio. Kaya sumikat na si Jolas, hindi pa pumapasok si Patrimonio. Yan yung kwento na yan. Okay, kaya si Jolas, superstar na pagpasok ni Patrimonio. Ngayon, ganito nangyari, championship. Playing coach, si Fernandez, ang pagkakakilala kay Fernandez, unfair din kay Fernandez dahil siya pinakamalakas na player. Pag natatalo yung kanyang team, puta, binenta na naman tayo ni Fernandez. Ganun po yun eh. Pag natalo team niya, benta si Fernandez. Championship, kalaban Hinebra. Panalo sila una. Hindi ko alam kung second game o third game, natalo sila. Sabi ng Pure Foods Management, puta, binenta ta. Pure Foods Management ang nag-akusa na binenta, pero hindi po yan yung akusasyon na nagsalita. Binangkulang si Fernandez. Kaya pagkatapos ng championship, alam ko nag-champion yung Alaska, yung Ginebra. Trainade na si Fernandez. Yun. Kaya ang sumikat na, ang nagdala na sa Pure Foods, si Jolas na. Si Jolas yung unang sikat sa Pure Foods. Pagpasok ni Patrimonio, nagkaangasan sila. Real talk yan. Kaya lumipat na si Jolas sa Alaska. Kasi feeling ni Patrimonio, siya yung superstar. Siyempre, hindi papayag si Jolas. Puta, ako nagdala ng team na to. Kaya, paglipat niya sa Alaska, doon niya na nakapartner si Barrientos at si Hawkins. Tinalo niya si Patrimonio kasi Alaska nagka-Grand Slam. Team Kuhn.
dahil kay Jolas. Kaya wag, hindi nyo masisisi na ako Jolas ng Jolas. Kasi kaya ako naging Alaska dahil kay Jolas. Iniiwan ko na rin si Fernandez. Si Fernandez napunta na sa San Miguel. Oh, sumaya na siya ron sa San Miguel. Tapos, eto pa pala yung all-star niyan. Diyan naman nauso dahil ang lakas nila Jolas. Diyan po nauso yung rookie versus veterans. Ayun, yun yung unang all-star na rookie veterans. Kakampi nila Jolas lahat ng RP team. Kakampi nila, magkakampi ngayon si Fernandez tsaka si Jaworski. Ang ganda po nun, puta, talagang punong-puno yun. Kitang-kita nyo, yung magkaaway, sila magkakampi. Ang malupit nun, eto. Puta, tandang-tanda ko yan. Ha? Ilang seconds na lang natitira. Lamang ng tatlo yung veterans. Tatlo lamang ng veterans, segundo na lang natitira. Hawak ni Jola Sambola, nag 3 points, tabla. Tapos mga may natitira pa, 4 seconds. 4 seconds na natitira. Tabla, rookie versus veterans. Lahat nga na superstar nagpakita ron. Eh. Lahat ng mga talaga malulupit. Nag 3 points si Jolas. Kala namin talo na sa veterans. Eh. Pero nakapag 3 points, puta, tuwan-tuwa ako. Eh. Minumura ko lahat ng makatabi. Puta, ano kayo? Veterans kayo, ha? Pag-shoot ni Jolas ngayon, siyempre, kanila na bola. 4 seconds o 3 seconds. Puta, assist ni Jaworski kay Fernandez. Na-shoot ni Fernandez. Ang ganda ng kwento niya. Yan talaga pinakamalupit na all-star. Yung unang rookie versus veteran na yan. Yan ang pinakamalupit na all-star sa lahat. Grabe drama. Magkaaway si Jaworski tsaka si Fernandez. Inasisan ni Jaworski si Fernandez. Nakashoot. Nagbati-bati na sila. Alam niyo yun, puta. Pwedeng pampelikula, di ba? Yan ang drama nung sports nung araw. Parang mga tanga lang. Ah, nasa boxing pa ba tayo? Sorry naman. Naikwento lang. Parang mga nakakaunawa niyan yung mga nakanood nung mga panahon niyan. Yan, rookie versus veteran. Yung sumunod na taon, rookie sophomore versus veteran. Yung sumunod pa to, rookie sophomore junior. Para mga tanga. Okay. Yan lang po, mga kapatid. Ayaw nyo na magkwento ko. Di tapusin na natin. Magandang araw po sa atin lahat at may lagari pa ako. Lalagari pa po tayo sa... sa mga susunod. Maganda rin yung kwento ni Samboy Lim tsaka ni Alan kay Dick. Alam po ninyo. Yan lang po, yan dalawa na yan. Yan lang po ang tanging amateurista. Amateur pa lang po sila. Pero yung rivalry, si next meeting po, pag-usapan po natin yan, Samboy Lim and Alan kay Dick, rivalry. Napakaganda po niyan, no? So, sa susunod, ayan po, mula po yan sa aking recall. Kung may mga maliman sa mga segundo, hindi ko na matandaan kung 3 seconds o 4 seconds o 5 seconds, pagpatawad nyo na. Pero yung kwento na yun, yung po talaga yun. Sayang nga eh. Ayan po yung walang alam sa sports. Hindi po ako nagsasabi na ako eh, dating, hindi po eh. Parang the point of view ng isang fanatic. Yun, kaya ako nag-vlog. Sabi ko, dapat merong nagbablog na fan. Kasi meron tayong ibang pananaw eh. Ayan po yun. Kaya nagkaroon ng Bad Aratlis Boxing Channel. Okay? Bad Aratlis po.